Hello guys! Good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So today is September 4 and it's already 5:36 PM. Ngayon pa lang ako magla-lunch and ang lunch natin for today guys is pancit canton. Wala kasi si Ali, so kaya nagpancit canton ako. And last pancit canton ko na to actually na galing sa Pinas. So, wala akong balak bumili ng pancit canton dito, guys. Kasi sobrang mahal ng pancit canton dito. Wala nang sodang at Pepsi. Tira lang to. Guys, sobrang mahal ng pancit canton dito. Dati, merong kabayan na nagtitinda ng, di ba 6 pieces ang laman ng isang pack? 72 pounds ang binet ang benta niya. And ngayon, sobrang mahal na. So, kung dati ang isang pack na 6 pieces ang laman is 212 pesos. For ano yun ha, yung 6 pieces. 212 pesos yung benta niya. Ngayon, merong isang kabayan na ang benta ng pancit canton niya is magkano? 20 pounds ang isa. So, 6 pieces. So, 120 pounds guys. So, equivalent to, oh my God, 354 pesos yung 6 pieces na pancit canton. Sabi dati, sabi niya, nag-15 pa daw yung dati. Pero ngayon, 20 na yung bentahan. 354 for 6 pieces ng pancit canton na laki me. So, hindi ako bibili dito guys. Kasi, sobrang ginto ng presyo. So, ito, last piece ko na to ng pancit canton. Subo lang ako, guys. And meron akong tira dito na quail eggs kagabi. So, ininit ko lang siya. Ito yung ginawa kong kwek-kwek. So, inalsan ko lang siya ng arena. Then, ininit ko lang. Kain tayo, guys. Sarap talaga ng pancit canton. Huwag lang syempre, madalas. So, ano na ako dito? More than 3 months na ako. And, ito yung last ko na pancit canton. Egg! Sobrang unhealthy ng ating lunch for today's video, guys. Pero okay lang. Hindi naman palagi. Meron pala nagtatanong sa inyo, guys, about sa pakikisama or sa samahan namin nung first wife. By the way, guys, if you are new to my YouTube channel, ilang beses ko nang nabanggit dito sa channel ko na second wife ako dito sa Egypt. So, paano nga ba siya makisama sa akin? Actually guys, hindi na siya nakikisama sa akin kasi magkalayo kami. And hindi ko rin siya nami-meet palagi. And hindi rin kami nag-uusap. Kasi hanggang ngayon guys, hindi pa rin niya ako matanggap. Or, ayun, hindi pa rin niya ako matanggap. So, pero alam niya na okay kami ng asawa niya, ng asawa ko. So, na-meet ko siya dito. First time ko siyang na-meet noong nabubuhay pa yung father-in-law ko noong first time ko dating sa, dito sa Egypt. So, na-meet ko siya kasi bumibisita siya dito kasi nga matanda na yung father-in-law ko noong that time and masasakiti na siya. So, bumibisita siya dito pero hindi kami nag-uusap. Yun lang yung time na nakikita ko siya ng matagalan dito kasi dito ako nakatira sa building nga ng father-in-law ko. So, pag pumupunta sila dito, yun lang yung time na nami-meet ko siya and walang usap-usap na nagaganap. I mean, magkakatinginan lang, ganun. So, alhamdulillah, separate naman kami ng bahay. Yun yung isa sa hiniling ko talaga sa asawa ko na
in case na dito ako maninirahan sa Egypt, is kailangan separate talaga kami ng bahay. Or kahit separate kami ng... Basta yung malayo ba. Ang iba kasi guys, yung nababalitaan ko is magkasama sila sa isang building. Well, magka-separate naman sila ng room or ng pintuan. Pero magkasama sila sa isang building. So ayaw ko rin ng ganun. Yun yung talagang minake sure ko sa asawa ko na in case na dito nga ako manirahan sa Egypt is gusto ko sana separate kami ng bahay. So, nung nawala na yung si father-in-law ko last year, wala na, natigil na yung pagkikita namin nung first wife. And alam nyo ba guys, ikukwento ko na lang din sa inyo kung ano yung adjustment talaga na pinagdaanan ko dito. Nung dumating ako dito guys, ilang buwan na hindi dito natutulog sa akin yung asawa ko. Guys, isinishare ko lang sa inyo yung experience ko para lumakas din yung loob ng iba nating kabayan dito na second wife or ng mga Filipina ba na second wife dito. Sana makatulong tong video na to. Maging matatag kayo kagaya ko. Subo muna tayo. Lumalamig na kasi yung pagkikanton. Ayan, so subo muna tayo guys. So, ayun nga. Gusto ko sana kahit papaano is makatulong nga itong video na to sa iba nating kababayan dito sa Egypt na mga second wife na sana lumakas din yung loob nyo kagaya ko. So, ako nung first dating ko dito guys is hindi talaga dito natutulog sa gabi yung asawa ko for how many months yun. So, tinanggap ko talaga yun. At sa lahat ng bagay talaga guys, ako yung nag-a-adjust kailangan. Kasi ako yung second wife and syempre kahit naman sino siguro na first wife masasaktan kapag nag-asawa yung asawa nila, especially dun sa mga walang knowledge sa Islam. So masakit yun para sa first wife and ako as second wife. Tanggap ko of course kasi ako nga yung second wife and bago kami ikinasal is alam ko na meron siyang first wife. So ako guys, alhamdulillah, swear to Allah, wala talaga akong nararamdaman na kahit na anong selos. Alam nyo, nakakaramdam pa nga rin ako ng pagmamahal sa unang asawa. Bakit kamo? Kasi si Ali, nung nasa Qatar kami, dinala siya ng asawa ko dito kasi nag-work kami sa Qatar dati. Dinala siya ng asawa ko dito nung mag-3 years old pa lang siya. And... dito na siya nag-aral. So, yung first wife yung nag-aalaga dati kay Ali. Kaya si Ali, fluent Arabic siya. Nawala nga yung English niya kasi nga, puro Arabic yung salita nila dito. So, ayun, inalagaan niya si Ali. So, kaya kahit papaano, may love akong nararamdaman para sa first wife. And never ako nagselos kanya. Lagi kong iniintindi kung ano, yung sitwasyon ba. So, ayun, walang pakikisama ngayon na nagaganap guys kasi ayaw nung unang asawa and nirerespeto ko yon. So ayaw niya na parang nafi-feel ko kasi na ayaw niya akong makita. And dito kasi malapit sa pamilihan dito sa amin, madalas nakikita ko siya doon. So nagsasalam naman ako sa kanya pero walang response talaga. So yun, mafi-feel ko talaga na hindi niya talaga ako gusto. But anyway, nung makalipas nga ang ilang buwan guys, pumayag na din itong si first wife na salitan yung asawa namin. For example, kahapon andito siya sa akin, ngayon andun siya sa kabila. So yun, ganun, salitan yung schedule ba yung pagpunta ng asawa ko dito sa bahay. And alhamdulillah, okay naman ako sa ganung way ng pamumuhay dito. And mas gusto ko nga guys kasi kahit papaano is meron akong time para sa sarili ko.
So, ayun. Yun lang naman, guys. Ang maiipayo ko lang sa inyo is kailangan talaga is matinding adjustment. Ikaw talaga ang mag-a-adjust sa lahat ng bagay. Kasi especially, you are second wife. And tatag lang ng loob as long as ibinibigay sa inyo ng asawa nyo yung rights nyo and responsible asawa siya, wala kayong magiging problema doon. Yun nga lang, kailangan kung selosa ka, isang tabi mo na lang yung selos kasi this is life. Ito yung rights ng man sa Islam, yung makapag-asawa siya ng ilan as long as kaya niya and as long as pasok siya dun sa, anong tawag doon? Dun sa kakayahan ba ng pag-aasawa? Walang problema doon. So, ayun. Kasi marami sa inyo guys nagtatanong sa akin. And nagsasabi na, pabuti pa daw ako. Malakas daw yung loob ko. Nakakayanan ko daw na kahit second wife ako. Yung buhay dito sa Egypt. Tapos, well guys, iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Pero sa sitwasyon ko kasi, gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko, baka sakaling makatulong din and makagaan ng loob sa iba nating kabayan dito. So, more than 1 year na ako dito sa Egypt and so far, alhamdulillah, okay naman yung buhay ko dito. Yun nga lang, medyo hirap financially kasi si Mr. is wala siyang work. So, meron naman siyang mga paupahan dito, alhamdulillah. But inshallah, magkaroon siya ng trabaho soon. Ayan, naghahanap naman siya. And ayaw niya rin kasi ng sa bahay lang. So, kahit may income naman siya sa mga paupahan, ayaw niya na wala siyang trabaho. So, ulit tayo. Malamig na yung pansit canton ko, guys. And yun lang naman. By the way, guys, talagang mahal ang bentahan dito ng mga Filipino products. Kahit yung Asian products ba, mahal talaga, triple. Kasi syempre, ikakargo pa nila yun, magbabayad pa sila ng cargo. So, mahal talaga. Yung nag-order lang ako ng dato puti na soy sauce, which is 90 pounds. So, kulang-kulang times 3 mo siya sa peso. Kasi, yun talaga, kailangan ko kasi pag nagluluto ako. And, yung dato puti, soy sauce and vinegar, yung 90 pounds yun. Pero yung mga gantong pansit-kanton, hindi ko naman kailangan talagang bumili kasi minsan-minsan lang talaga ako nagki-crave sa ganito. And meron namang indomie na nabibili dito. Last time na bumili ako last year, before ako mag-travel sa Pinas, is 5 pounds lang. Ang indomie, and masarap siya kasi malimit, yun yung pinakain namin dati sa Qatar. And mas malasa siya actually. So, ayun, yun lang naman guys ang may share ko about sa sitwasyon ko dito sa first wife ng asawa ko. So, ikakat na natin ang video natin guys. Uubusin ko lang ng pansit canton kasi sobrang lamig na. And mamaya andito na rin si Ali. So, ayun. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video, guys. I'll see you on my next one. Bye-bye!